Hello po, magandang araw, kabalen. Naririto po tayo ngayon sa Barangay Lawi, Kapas Tarlac. Meron tayong makakausap na isang natatanging tao. Kaya po natin binanggit na natatangi kasi bibihira yung mga tao na makaabot sa ganitong edad. Hello, kumusta po kayo? Mabuti naman sa awa ng Diyos. Anong pangalan ni Lolo? Maria Manuel Lorenzo. Si Lolo, ang pangalan niya Moises Lorenzo. Ayun. Si Lolo, ilang taon na Lolo? Sino? Ako. Kayo po, kayo, ilang taon na? 101. 101 sa September. 101 sa September 3. September 3 nitong taon na. Oo, tama. Kailan po ba yung ano, petsa na ipinanganak kayo? September 3, 1920. Eh ilang taon na tayo ngayon? 2021. Tama, si Lolo ay mag-iisang taon at isa sa September 3, 2021, di ba? Katunayan na isang daan taon na si Lolo, eto na. Eto yung ibinigay sa kanya ng Governor Office si Madam Susan Yap at saka si Vice Gov na si Attorney Carlito Quezada. Yan. Ito ang nagpapatunay na si Lolo ay may 100 taon na. At kung hindi ako nagkakamali, maliban dito, sino pang nagbigay sa iyo ng award o reward? Meron, di ba? Si Mayor. Ayun. Binigyan din siya ng Mayor, di ba? Ayan. Halos medyo... Tanungin natin ngayon si Lolo. Yan ang una. Sandaan si Mayor. Ayun. Si Mayor... Raycat. Ayun. Pumunta po sila rito at ibinigay nila yung awards. Ano po? Para sa inyo. Dahil sa kayo, 100 years old na. Ayun. Eh, tanungin natin si Lolo. Sino yung naging kalabi story mo, Lolo? Maria Manuel. Ayun. Talagang sharp na sharp ang isip ni Lolo sa kabila na si 100. Si Lola Maria. Maria Lorenzo. Manuel niya po binido. Ngayon, tanungin natin ulit si Lolo. Ilan po yung naging children, yung anak natin? Siyam lahat, namatay ang panganay. Namatay yung isang panganay. Ngayon, ilan po yung nabubuhay pa? Noon. Yung ngayon, ilan pa yung buhay? Walo na. Walo pa. Kaya nyo pang sabihin yung kanilang mga pangalan. Pipito na lang yung patay na si Kuan. Ah, o nga pala. O, pito na lang. O, sige, sige. Kaya. Pito na lang. Pito, pito. O, sino-sino po yung mga yun? Pacifico. Babang Pasing. Eddon. O, Uncle Eddon. Dos. Tita Dos. Sali. Ate na Sali. Talagang malinaw. Lili. Junior. Si Uncle John. Lily. Si Tita Lily. Dina. Si Tita Dina. Alam na alam ni Lolo. Tingnan ninyo. Kasi kapag ka umaabot ng tao, karaniwan, ng 80s, 90s, di ba? Dumarating yung pagkamalilimutin, di ba? O kaya Alzheimer na tinatawag at child, pagka-childish. Hulyanin, yung po sinasabi nyo. Pero si Lolo, malinaw pang isip, malinaw yung mata, pati yung pandinig. Unay na opera na yung mata. Na-opera na yung mata dahil sa katarata. Hindi ba isinilang kayo 1920? Ayan. Tanungin natin si Lolo kasi nung 19 na pumunta rito yung mga Hapon, di ba? Di nasaksihan po ninyo yung mga Hapon. Oo. Oo.
Meron ba kayong natatanging karanasan nung panahon ng hapon? Nung panahon ng hapon, may natatangi kayong karanasan? Pupunta ako sa... nag-grill na ako naman dahil... Nag-grill niya kayo? Ha? Dito sa Lawi ba pumunta yung mga hapon dito? Nag-sona sila, gano'n? Pagkatapos ng kanilang pag-sona rito, eh, nagsihuli sila sa ng babo at manok, kaya makita ko sa puno ng sampalok. Ayun. Si Lolo, nung dumating yung mga hapon dito, ang sabi niya, meron silang mga hinuhuli, eh siya umakyat sa puno ng sampalok. Para ano po? Para magtago. Para magtago. Oh. Eh kung halimbawa tumingala sila, sigurado makikita nila. Makikita ka nila. Huhulihin ka rin nila. Mabuti kundi ako babarilin. Babarilin. Kasi noon nga naman, lalo na pag binata, di ba? Tapos, si Lolo, after years pa, nag-grilya po kayo. Nag-grilya laban sa mga hapon, parang ganun. Naging sundalo rin kayo. Ano pa yung isang natatanging karanasan ninyo? Maliban sa may asawa kayo, may pamilya kayo, mga anak, ngayon, mga apo, hindi na natin babanggitin kung ilan-ilan yung mga apo nyo. Security. Naging security siya sa O'Donnell. Oo. Yun ang naging trabaho po ninyo. O, nakasama niyo tatay ko, di ba? Tapos, noong, ano yung sinasabi ninyong nakarating kayo sa ibang bansa? Tungkol sa application sa US citizen. Si Lolo nag-apply ng US citizen. Opportunity. Opo. Ilang, saan kayo nakarating? Sa US mismo? Sa US. Sa... Ilang taon po kayo sa US? 6 na taon. Ay, 6 na taon, no? Sana all, lahat, sana makarating ng US. Diba? Nakapamasyal na siya sa US. 6 na taon. Kasama niya si... si Lola. Ayun, kasama si Lola. Ano naman ang sikreto niyo, Lolo? Bakit yan, nananatiling sharp, nananatiling malusog, guwapo pa rin, parang edad ka lang ng 40 eh. Ano sikreto niyo, Lolo? Nung bata ako, kumakain ako ng gulay, inom ng gatas at isda. Ayun, ang kinakain pala lagi ni Lolo, gulay, isda, at saka umiinom lagi ng gatas. Kaya dapat pala ganyan ang gagawin din natin. Pampahaba ng buhay yun. Ayun, pampahaba. Pampahaba ng buhay yun. Tama, no? Yun ang sikreto. Kumain ng gulay, kumain ng gatas, uminom ng gatas, sorry. Tsaka ng isda, yan, kumain ng isda. Hindi kayo ganong mahilig sa karne, no? Anong mahilig ang tao sa karino, maraming isda, at saka gulay noon eh. Ano pang pwede ninyong sabihin sa mga gustong humaba pang buhay? Anong gusto ninyong sabihin sa kanila, yung may papayo nyo? Natili tayong kumain ng gulay. Natili tayong kumain ng gulay. Upang umabang buhay. At lagi tayo magdasal, di ba? Lagi tayo mag-pray. Okay. Yun ang sabi ni Lolo. Huwag nating kalilimutan sino? Panginoong may kapal. Ang Panginoong may kapal. Yan po si Lolo Moises. 101 years sa September 3, bagamat huli maging huwaran dito sa ating barangay. Sana. Opo. At sa mga susunod, makakasama namin kayo, lalo na sa birthday ninyo. Pupunta po ako rito.
Pagdadala kita ng lechon. Alam mo yung lechon manok? Yung lechon manok. Pagdadala kita ng lechon manok. Ngayon po natong hayaan natin si Lolo Moises. Maraming maraming salamat maging sa kanyang pamilya. Pinayagan tayo na ma-interview natin. Makasama natin si Lolo ngayon. 101 years. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo. Maging sa kanilang pamilya. Magandang araw. Happy time po sa lahat mga kabalen. Marami pong salamat sa mga susunod pang pagkakataon.